Tatanungin ka namin, lumabas po itong mga panawagan ng karapatan na itigil daw ang mga military operations ng 88th Infantry Battalion, Brother Frank, 88IB sa area ng Bulacan, Rizal. Similar accusations na ginamit nila previously sa battalion commander din dyan at sa area mo, at nakikita ng taong bayan na lumalawak ang nahahagip ng inyong community consolidation and security sustainment support mula sa iba't ibang mga barangays ng Rizal at ng Bulacan na dati pinupugaran ng mga teroristang armadong grupo ng NPA. Your reaction sa grupong ito na nagpapakilalang karapatan pero alam ng taong bayan ito'y piyansador ng NPA at ito po ang tagapag-atake sa ating government forces simula sa pool na binuo ito ng Communist Party. Go ahead po. Tagawasak ng tagawasak karapatan. Ng karapatan ng mamamayan. Mm-hmm. Colonel Ruby, your reaction to this latest press release nila at mga post nila sa social media? Thank you so much sa binigay niyong pagkakataon para maipaliwanag naman ng ATIP yung kanilang panig regarding dyan sa issues na ni-raise ng karapatan. Sa katotohanan, nagawasak nga ng karapatan, sabi ni Katoy. Wala pong katotohanan yung kanilang mga accusation. Actually, yung inyong pong 88th Infantry Battalion na naka-area dito sa buong probinsya ng Rizal, ay inarmasan ng Provincial Peace and Order Council at ng Provincial NTF-LCAP through the Resolution Number 3 Series of 2023. Ito po ay resolution na nagbibigay pahintulot sa 88th Infantry Battalion na mag-conduct ng Community Information Awareness and Approach Program para yung mga dating nakikilusa ng hukbo na pilit nilang gustong i-recover ay hindi na nila mabalikan, at ang ating mga kababayan ay ma-inform natin sa magiging masamang epekto ng presensya ng mga teroristang grupong ito. Sa katotohanan ka, Eric, ang ating 88th Infantry Battalion ay patuloy sa pag-localize ng tamang serbisyo ng isang democratic form of government sa pamamagitan ng pagkandak ng immersion, nakikipamuhay sa mga communities dito upang ma-facilitate natin yung services ng ating gobyerno. Pag bumababa yung ating immersion teams sa mga barangay, ang unang inaalam ng mga ito yung kanilang issues ng mga tao sa barangay na pina-facilitate ng ATIB na masolve sa pamamagitan ng pagpagtulungan ng goal of government approach ng NTF-LCAP. Dinadala natin yung mga concerned agencies and even private sectors para sagutin at maibsan yung mga issues na nilalapit ng ating mga kababayan sa ATIB. So in essence, ang aking bare basic na analogy sa ating insurgency problem ay parang marketing war kasi ito. Ang binibenta natin dito ay yung ating democratic form of government on one side, while they are selling yung kanilang konsepto naman ng kanilang gobyerno na socialism, then eventually communism. So dito nakikita natin sa Community Information Awareness and Approach Program yung tamang serbisyo ng isang demokratikong gobyerno na kung ang buong titingin, masyadong dihado sila dahil yung tunay na gobyerno kapag naghahatid ng mga services niya sa mga mamamayan, nawawalan sila ng puwang para sila ay pansin pa ng ating mga kababayan. So, itong marketing war na ito ay ginagawa ng ATIB, binibenta sa ating mga kababayan kung ano ba talaga ang isang demokratikong gobyerno na naglilingkod sa kanila. Yes. So, kaya si karapatan, talagang ini-expect na naman natin yon dahil they cease to exist kung hindi nila labasan ng mga propaganda yung ating pagbibenta ng demokrasya. Okay. Dahil gusto nila, in everything that they'll do, ma-recruit yung ating mga kababayan. Sa kasamaang palad, yung Rizal province, ang mga kababayan natin dito sa probinsya ay ayaw na ayaw na sa kanila. Wow. That's the reason why. Palakpak din, sir. At narinig na namin, Colonel Ruby, sir. Narinig na namin dyan, sir, na marami na ang talagang nagtatakwil sa kanila at every time may pumasok na unit ng NPA, hukbo nila,
ay kaagad na i-engage sila ng tropa dahil ang mamamayan mismo ang nagtataboy sa kanila at dumudugtong sa security forces.